Alam nyo ba na ang ating mga emosyon ay nakaka-apekto sa ating kalusugan at nakakahina ng mga specific na organ? Isa sa mga halimbawa ay ang anger o galit. Ito ay nakakahina ng ating atay o yung tinatawag nating liver. Ikalawa, ang pagdadalamhati o grief. Nakakahina to ng ating baga o ng ating tinatawag na lungs. Ikatlo, ang pagwo-worry o pag-aalala ay nakakapagpahina ng ating tiyan o stomach. Ikaapat, ang stress. Naku, nakakahina yan ng ating puso at ng ating utak. At ikalima, yung takot. Yan ay nakakahina ng ating kidney o ng ating bato. So, kung kaya nating makontrol ang mga emosyon na ito, yung organ natin magiging healthy lagi. Nalaman mo yan dito sa Alam Nyo Ba. I home remedies to get rid of knee pain. Yan! Knee pain. Pero ito home remedies lang. Hindi mo kailangan ng gamot. Tama ba? So, paano matatanggal yung sakit? Maraming dahilan kung ba't sumasakit ang tuhod. Basa. Introduction. Knee pain is a common complaint among people of all ages group. Whether it is due to an injury or some underlying medical condition, knee pain can interfere with your daily activity. Totoo po na pag may masakit tayo sa tuhod, maraming masisira sa ginagawa natin. Tama? Kasi ang hirap kumilos, napaka-importante ng tuhod sa ating pang-araw-araw na buhay. Tuloy. For some, it can turn into a lifelong issue. Marami po dyan na panghabang buhay na ang sakit sa tuhod, katulad po ng osteoarthritis. Ang osteoarthritis, nalulusaw na po yung ligaments. In between the knee joints. Tandaan nyo, kaya natin natutupi yan, may buto rito, may buto sa ibabaw, kaya nakatupi. Pag inangat mo, kasi may muscle at ligament sa gitna, na pag tumayo ka, magkadikit yan. Yeah. Pag umupo ka, aangat yan. Tama ba? So, kailangan may ligaments dyan. Pag nalusaw yon at tumayo ka, magtatama po yung buto sa buto. Kaya sumasakit. Ang tawag doon ay? Aray. So, kailangan mong tiisin. Oo nga. Diba? Aray, tiis. Hmm. Aray, tiis. Hmm. Kaya ang tawag arthritis. Ayan. Nalaman niyan dito sa Alam Nyo Ba. Okay, so ano mga home remedies natin? Number one. Home remedies. Number one, massage of essential oil. Maghanap po kayo ng mga essential oil. Nabibili na po yan ngayon sa mga bilihan sa poultry. Di ba hardware? Hardware. Okay, available po ang mga essential oil. Ako ah, pharmacy. Personally, ang gamit ko isang liniment oil at saka po yung lavender. Lavender. Wow. Kasi yung scent ni lavender ay relaxing. Ah. So pwede mo siyang hindi masamang i-massage, wag lang hard. Mas maganda ko sarili mo lang dahil makokontrol mo yung pressure. Ano yung gamit mo? Liniment at saka oil at saka lavender. Ako gamit ko. Ano? Virgin coco oil. Yeah. Okay yun. Mukha mo. Okay, number two. Heat and cold compress. Ayan po ang tinuturo lagi ni Doc Ato, yung hot, alternate hot and cold compression. Bakit nga ba anything hot and cold? Anything will do. Pagka hot po kasi, ang cold kasi, it will relieve the swelling. The inflammation. Yung hot naman po, it will make the circulatory system function properly. So, pwede ngayon, hot. Mamaya. Bukas, cold. The next day, hot. The next day, cold. At ang cold compression, ang hot and cold compression should last for 5 to 10 minutes a day. Walang masama doon. Okay, next. Number 3, apple cider vinegar. Yan, dahil alam niyo apple cider vinegar? Ang apple cider vinegar ay napakataas ng anti-inflammatory property. So kung ang dahilan ng pagsakit ng iyong tuhod dahil sa pamamaga, using apple cider vinegar will definitely get rid of the inflammation. So, paano gagawin natin sa apple cider vinegar? Half a cup of ACV. Wag pakinggan nyo ko. Dalawang kutsara na apple cider vinegar, ihahalo nyo po sa isang basong tubig. 330 ml, dalawang kutsarang apple cider vinegar, iinumin nyo po ito before going to bed. Okay? Before bedtime. Ano Tagalog ng before bedtime? Bago?
magkama. Ha? Oh, tama. Sinabi ko before sleep. Bedtime. Bago magkama. Oo nga, magkama. Bago joke magkama. Lang. Okay, ha? Tulog. Nagre-reklamo si ate. Anong English ang tulog? Wow, sasyal. Hey guys, it's bedtime. All right, yeah. Number four. Ginger extract. Okay, ano ang gagawin sa ginger extract? Ano nga ba? Ginger oil, ginger extracts, or raw ginger are all good for your knees. This common household herb is packed with compound called gingerol, which is anti-inflammatory yon, in okay. nature. So malinaw, katulad ng apple cider vinegar, ang ginger po ay may kaparehas na anti-inflammatory property. So kung hindi available, alam niyo kung ba't ko tinuturo to? Kung ano yung available sa inyo. Tama ba? So kung walang available na apple cider, baka may luya ka. Gawin natin siya. Pitpitin mo yung luya. Kasama ang daliri. Hindi. Pitpitin mo yung luya. Kung luyang puti ha. Yung dilaw kasi marami na nung powder eh. So whichever is available. Pitpitin mo yung luya. Ilagay mo sa mainit na tubig. Ibabad mo ng 3 to 5 minutes sa mainit. So magiging tsaa na siya. Mm. Best po yan nilalagyan ng squeeze of lemon or calamansi and then brown sugar. Gawin mong tsaa. Dahil yung tsaa na yon ay anti-inflammatory. Magaling din po yan sa mga may ubo at hika. Yes. Alright. Sige, number five. Turmeric. Ayun. Parehas na parehas ni ginger. Si ginger nga lang ay puti. Si turmeric ay luyang dilaw. Same function. Same situation. Number five, six. Cayenne pepper. Ano yung cayenne pepper? Sili. Yes. Oh, ano ang gagawin? The red spice contains an active component called capsicum. Capsaicin pala. Ano ba? Capsaicin, capsicum. Capsaicin. Which acts a natural painkiller. Capsaicin. Ulit. Okay. Capsaicin. Yan. Which acts as a natural painkiller. Mix a teaspoon of cayenne pepper. Kumuha ka ng, wag ng cayenne pepper para mas madaling intindihin ng kapwa ko Pilipino. Kaya maraming sumusubaybay sa akin kasi mas naiintindihan pagka ang lingwahe pare-parehas. Kumuha ka ng sili, pito. Pitong sili? Naaalala nyo ba si Ernie Baron? Ernie. Kaya nausin mga pito-pito-pito? Because of that, totoo yun. Scientifically, may meaning yan. Pitong sili, hiwain, okay, durugin, okay. Tapos ihahalo nyo po sa 2 teaspoon, 2 kutsarita ng virgin cocoa oil. Okay. O kaya olive oil. Either ha, sili plus olive oil. Haluin ang haluin, magiging paste po yon. At yun yung gagamitin mong ointment. Massage it gently to the affected area. At mararamdaman nyo, mainit siya kasi maanghang. So yung anghang na yon ang magtatanggal ng pain. Kasi pag mainit, magkikreate ng proper blood circulation. Pag proper blood circulation, mawawala ang inflammation. Alright? Pero, warning. Pag nag-apply ka nun, huwag mong itatapat sa araw. Bakit? Sisigaw kayo at parang nag-aapoy ang part na pinahiran niya. So mainit na mainit siya. Hindi siya pwedeng itapat sa araw. Hindi pwedeng ibilad. Okay, ibilad. Alright? Sobrang anghang. And last but not the least, Epsom salt. Okay. Epsom salt contains magnesium and sulfate, which are both powerful pain reliever agents. It reduces swelling and alleviates the pain. You can put a spoon of Epsom salt in your bath water and soak yourself it in for 30 minutes. Okay, dalawa yung sinasuggest ko kung may mabibili kayo magnesium. Alam niyo magnesium? Hindi niyo alam. Sige, wag niyo na. Epson na lang, Epson. Kung meron kayong bathtub, maglalagay kayo ng 2 kutsara sa bathtub. Okay? Tapos ibababad niyo yung buong sarili niyo doon. Ang tawag po namin doon is stress bath. Para matanggal yung stress. Kasi ang magnesium at saka ang Epson salt, pag pinagsama, ang ia-absorb ng katawan mo positive. Oh. Kasi minerals tong mga ito. Oh. Okay? So, kung meron kayong Epsom salt o kaya magnesium, paghaluin nyo. Kung ayaw nyo buong katawan nyo, sa planggana, ibabad nyo paan nyo ng 15 minutes. Malaki maitutulong dahil ia-absorb ng katawan mo yung minerals from the magnesium and from the Epsom salt para mag-relieve ng pain. Okay? May natutunan ba?
Yes. So ulitin natin yung pito. Ayan, pito na naman yan. Okay, pito. Yung pito na pwede nyong gamitin para po sa knee pain. Number one? Massage essential oil. Essential oil. Number two? Heat and cold compress. Heat or cold compression. Number three? Apple cider vinegar. Number four? Ginger extract. Number five? Turmeric. Number six? Cayenne pepper. And number seven? Epsom salt. May natutunan ba? At natutunan nyo yan dito sa... Alam nyo ba? Alam nyo ba na ang cramps o yung tinatawag natin dito sa Pilipinas na pulikat ay tatlo ang pinagmulan? Kakulangan sa iron, kulang sa B-complex at potassium. At yung mga yan ay pwede nating isupply sa loob ng ating tahanan para tayo hindi na muli pang pulikatin. Una, yung iron deficiency. Pwede kayong magsabaw ng mga shell foods katulad ng tulya, halaan at tahong. Sabawan mo yan once a week. Higupin mo yung sabaw para dun sa supply ng iron na kailangan ng katawan. Pero huwag kakainin ng shell. Okay, pangalawa, yung potassium. Masusupply naman yan ng pagkain natin ng saging every other day. Masusupply na nun yung potassium na kailangan natin para maiwasan ang pulikat. At pangatlo, yung B-complex, makukuha natin yan sa pagkain ng mga gulay at syempre ng malunggay. Malalaman nyo na lahat ng ito ay maganda ang epekto para hindi na tayo muling pulikatin pa. Nalaman nyo yan dito sa Alam Nyo Ba? Hello! Alam nyo ba na may bago na naman ako natuklasan? Na ang nakaka-high blood pala sa lechon ay hindi yung taba at yung balat, kundi ang buto nito. At paano ko nalaman? Minsan ako'y naimbitahan sa isang handaan. Naku, pagdating ko, puro buto na lang. Na-high blood ako. Grabe. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagbibigay ng health forum. Itinatama natin yung mga maling paniniwala na kasabihan dito sa Pilipinas tungkol sa kalusugan. At gusto niyo ba matutunan itong mga ito? Abangan nyo dito pa rin.